Okay guys, good morning for today's video. Anniversary ng Team Bomba. So may ride tayo ngayon. Abangan nyo na lang kung saan tayo pupunta. So kita-kits tayo mamaya sa expressway. Ito, ganyan kami kadami. Umalis na iba eh, pero marami kami. Yan, so andyan si Doc Wings. Tapos yung iba ng nating mga kasama nandito na rin. Solo ride lang tayo, wala tayong OBR ngayon. Boom. Okay, so ang route natin ngayon ay papunta tayong Batangas City. So doon ang unang exit natin. Actually, first anniversary to ng Team Bomba. So dahil bira lang naman ang anniversary once a year, sama tayo sa kanila. So itong grupong to, sabi nila chill ride. Tingnan natin yung chill ride nila. Takpong pogi lang. So may mga nauna na rin, yung mga may OBR atay nauna sa amin. Tapos kung pangalawang grupo kami o pangatlo, o basahin hati-hati talaga tong grupo. Yung mga walwal mode, mamaya na magte-take off mga yun. So ingat sa atin pa rin, safety first pa rin tayo, Godspeed sa atin, gabayan tayo ng Panginoon, no? So hindi ko alam kung ilang oras na magiging biyahe namin, pero sa aking tansya mga 2 hours lang siguro to. Tapos siyempre pagbabahe kayo ng malayo, kailangan complete papers para iwas abala. Tapos magdala na rin kayo ng medical certificate nyo, di ba? Kasi minsan may mga lugar pa rin na kailangan ng med cert. May lugar na wala, pero yung iba kailangan talaga. So make sure kapag babiyahe kayo sa expressway at may RFID kayo, make sure lagi i-check nyo ang inyong load para hindi naman kayo maabala pagdating sa tollgate. Tapos condition ng sarili, condition ng motor, full tank, yun, mga dapat i-check. Tapos ang paulit-ulit na reminders ng Team Bomba, kailangan huwag nyong bubuntutan yung nasa harap nyo. Laging doon kayo pumesa sa may space, no? Para just in case na kailanganin nyo mag full brake, at least makakapreno tayo ng maayos, di ba? So ang ganda ng ni sir, yung tank niya. Walang kulay na nilabas ang ganyan ng Honda Philippines, pero syempre kung gusto mo magpaganyan, either magpa-repaint or magpa-wrap ka. Okay naman daw ang wrap. Pero 'di ba, sabi ko nga sa inyo, napa-plano kong magpapalit ng kulay ng CD. So ang plano ko ay color blue. Oh, bahala na kung anong magiging decision natin. Oh, ayan, tulad niyan. Kailangan natin magpreno. Oh, traffic. Patay sa kalahati. Ako kasi madalas sa ride, since nung natumba ako, hindi ko na nilagay yung nipad ko. Kasi actually guys, abot ko tong CB, as in lumalapat yung paa ko dito. Pero since pag nagsuot ako ng riding boots, medyo hindi ko kasi siya maitop eh. Nababawasan yung lapat ng paa ko. Tapos pag nalagyan ko pa ng nipad, lalong mataas na. Kaya ngayon, abot ko talaga siya. Pero since naglagay ako ng nipad tsaka yung nakasuot ang riding boots, medyo tingkayad ako dito. Wala pa tayong angkas. Kasi pag may angkas, bumababa talaga siya. Malaki yung binababa niya, ilang inches din. Ayan, tulad niyan. Yun. Habol tayo, habol. Akala ko dati, pag naka-motor ka, matipid. Kasi feeling ko magastos yung kasi di ba pag lower CC matipid yung gas. Akala ko ganun din pag naka big bike ka. Yun pala, joke yun, it's a prank. Grabe, magastos talaga. Kasi parang walang tigil yung gastos mo dito eh. Siyempre gusto mo mag upgrade o ganito. Pero sa akin pinaka best upgrade dito is yung slider mo tsaka yung pipe. Ayun para sa akin. Mamaya na lang, since traffic pa naman, no? So stay tuned lang tayo sa ating video. Okay guys, so ayun nga, ang traffic doon sa may toll gate, no? So inaantay lang namin kung ilan pa yung mga kasama namin bago kami mag-go. So ito ang aming sweeper. Okay, tama natin yung ating tropa.
Okay, so take off na ulit kami. Ang next exit natin ay sa Batangas na tayo. So makikita nyo, yan yung mga kasama natin. Hindi ko na sila magawang malapitan. Safety first pa rin kasi tayo dito. Soon, mapalala natin ito ng bilog. Para bilog-bilog tayo lahat. Pang 14 ata kami dito sa grupo na to. Kaso yung sweeper, wala. Kita nyo, takbong pogi lang kami. Maya na lang ulit, papatayin ko muna. Okay, so take off na ulit after mag-gun off, no? Dito ang mga chill ride, diba? Chill ride lang tayo para no pressure. Sige, sige. So, napaka disiplinado kadahanan, di ba? Kita nyo naman sa video. Takbong pogi, tapos hindi tayo nakakat, dahan-dahan lang tayo. Sarap mag-drive nung walang bitwit eh, oh. Yung last time na punta namin dito eh, maulan, maulap, may bagyo nun. Puti ngayon magandang weather, di ba? Ganda ng tunog. Lalo pag naka-quick ship yan, the best yan. So kanina guys, meron kaming kasamang naka-Honda Rebel, babae. Stick. So sana, diba, soon pag may biyaya ang Panginoon sa atin, no, mabibilan natin ng Honda Rebel ang ating OBR, diba? May ride body tayo kahit dalawa lang kami. So, kung mapapansin nyo sa previous vlog natin, puro biyahe natin south, di ba? Kasi ako, mas preferred ko talaga bumiyahe ng south kahit medyo pricey yung tollgate. Alam natin yan, alam nyo yan, yung mga nagra-ride, saka yung mga nagmamaneho ng mga four wheels, mas mahal pag south, di ba? Pag north, ano lang, saktuhan lang yung layo sa presyo. Kaso kasi dito kasi sa south, marami kang mapupuntahan. Dami, pwede kang pumunta ng Tagaytay, Batangas. Madami kang mga landmark na mapupuntahan. Usualing ride kasi kapag Clark, madalas sa mga kainan doon lang sa doon lang banda sa Clark. Ay sa, usually yan, ride sa north yun, doon lang banda sa Clark. Doon lang halos yung mga kainan. Ang cool din netong Honda eh. Kasi kung mapapansin nyo yung taillight ng mga Honda Click, mga ganyan. Tapos tong big bike, halos isa lang. Siguro isa nga lang, same design lang talaga sila. Kaya maganda naman eh, LED. Tapos ang kinagandahan na dito sa CAB, kasamang daytime running light mo yung signal light mo sa harap. Nakabukas siya. Pero bansa nagpinitake mo yung signal light mo, doon na siya mag-start mag-blink. So dito sa ride ng Timboba, no pressure, no. So kung mabagal ka, okay lang. Pero pag nauna ka ng CPR mo, kailangan mo lang pasan. Kasi hindi naman pwede sobrang bagal ka. Kailangan saktuhan lang lagi. Kung malakas na ang hangin, ewan ko kung maganda pang audio natin. Itong part ng start hallway na to na ayan, semento matagtag. Napakatagtag po niyan. Lalo na dito sa kanan kasi dyan dumadaan yung yung bus. Ayun,
Hindi maano sa GoPro kasi. So ayan sila. So dalawang police car na ang nakikita natin ngayon sa daanan. Ganda rin yung ganyan, yung nakanet. So ayan si sweeper namin. Sabi, mainit na. Ang init na. So may battery pa tayo mamaya. Pagkatayo sa dulo, magpapalit ako ng ano battery. May tumatama sa helmet ko, no? Kaya ayan. So San Jose exit 200 meters. Malapit na tayo sa Batangas City. So may way din dito papuntang Lobo. Yan, nadaanan ko na yan, naka 4 wheels ako. Punta akong Lobo nun. Actually maraming way ang daan papuntang Lobo. So andaan namin na yung Batangas City. So bago kami nag-ride, syempre well prepared ako dito kay McQueen. Linis, todo linis tayo dyan. Tapos talagang inisa-isa ko yung kadena, kinuskus ko talaga yung tipong malinis. Sabay chain loop. Ang gamit kong chain loop is WD-40 na chain lubricant. So para sa chain talaga siya. Kasi yung iba na WD-40 talaga yung pangpaluwag ba ng ano, mga screw pag mahigpit, yun yung ginagawa nilang chain loop. Pero kasi dito sa kadena natin, hindi ka basta-basta pwede maglagay ng kung ano ng chain loop kasi may o-ring siya. So ang pinakainiwasan natin dito is yung malusaw yung ating o-ring. So kailangan yung bibili mo chain loop dito sa CP is pwede siya sa mga o-ring. Tapos additional, pwede kang gumamit ng panlinis dito ng degreaser. So mabilis matanggal yung dumi. Joy, yan. Tapos gear oil, gear oil ng mga scooter. Yun, pwede mo gamitin yung mga panlinis yun. Pero kasi ang gamit ko is degreaser kasi mabilis talaga matanggal yung dumi yung degreaser. Tapos yung iba, syempre madalas kapag nag-chain loop tayo, madumi talaga yung talsik ba dun sa may mugs natin, di ba? Dun usually yung talsik. Ngayon ang gagawin mo, ispray mo siya ng degreaser sa mong punasan para hindi ka mahirapan kakakuskus dyan. Kasi matatanggal yon sa joy, kuskusin, matatanggal naman kaso matinding kuskusan yon. Kasi kumbaga sa damit parang ano yun, parang mancha. So kailangan mo lang dito talaga degreaser talaga, the best. So hindi ko lang kung ilang percent pa tong battery ko. Ito na Batangas City. So tapos na ang ating maliligayang expressway, no? Service road na lang tayo. Okay, so take off ulit. Nag-regroup lang kami. So alas kasabay lang naman yung team na may OBR. Ito yung Kalumpang River. Tawag dyan Kalumpang River. Yung daan ko pag napunta ako ng Lobo dun sa kanan. Ang ganda ng bahay, oh. Doon kasi yung padaan pa Monte Maria.
Parang road widening, kawawa naman yung nakabutan ng road widening dito. Ayun o, talagang wasak. Mga madadaanan ng road widening, kawawa. Malubak! Naku po, malubak. Oh, nandaan tayo kasi lupa ito eh. Silip mo na bago overtake. Kailangan safe. Oops, yan, nawala yung pa ako sa prena. Okay. So guys, grabe yung daan dito. Napaka pangit ng daanan. Hindi ko na na-video kanina eh. Sobrang wasak-wasak yung daanan. Tapos kung walang lupa, may buhangin. O tulad yan, o, nagsisipa na naman sila. O ayan, o ayan. Magugug. So ayan, o, grabe mga rock road dito. Vulcanizing shop pala dito. Kaso hindi natin pwede paano. Region 4A na po kami ng Municipality of Taisan. Okay, dito na kami. Time check is 9:55. Dangerous curve. So ingat lang tayo lagi. Ano, para mga bubuyog. Hey dog! Dog lover tayo eh. Sa kinagandahan ng ano guys, naka-staggered position kayo is pag tingin mo sa side mirror, kita mo kagad na mayroong nagbumotor sa likod. Diba? Kasi pag di ka nag-staggered, nahanapin mo pa yung kala mo wala. Pag overtake mo, mayroon pa lang, tapos magagalit. Dapat pumisisyon ka dun sa nakikita ka ng ano, nasa harap mo. So guys, ang makakain na natin gas ngayon is 5 liters na. So ayun, kita nyo 4.9. So 5 na rin yan. Run off. Okay. Daming twisties eh, oh. Battery check. Okay. Yun. Siguro landslide prone area to dati. Maligayang pagdating. So guys, kakalampas lang namin ng checkpoint. So lahat naman kami nakapasok kasi kompleto naman kami ng papers. Meron pang isang grupo ang natitira doon. So yun yung mga walwal mode. Malapit na kami doon sa pupuntahan namin, 13 kilometers na lang. So guys, itong daanan na to, nung unang punta ko sa Lubo, dito ako unang dumaan. No, meron palang mas madaling daan ng compared dito. Hindi na sana. Pero pwede naman dito. Kaso ano kasi dito eh, medyo delicate. Kaya dati naghanap talaga ako ng anong magandang pwedeng daanan. Thank you.
Okay guys, so tapos namin magpagas. On the way na ulit kami. Pupunta sa amin pupuntahan, malapit na lang. Malapit na lang to. Unti na lang. Unti na lang. Gutom na kami. Tubig na rin ako kasing init. Okay, see you na lang ulit mamaya. At yun nga. Babalik tayo sa daanan. Oh, tapos ang namin magpagas. Okay, so ayun, ko na kami dito. Grabing init. 11:30 na. Summer ba dito? Parang nung kailan napakalamig. Uy! Ano nags... Oh! Isiyari yung aso. Ayos ah. So mamaya na lang guys. Pahinga muna kami. Nakapagod na ba kasi mainit. So see you guys. Nandito na tayo ngayon sa Sir Caparola Beach Resort. So, nandito kami ngayon para sa aming Team Bomba anniversary. So, ito ang aking bike. Tapos, ayan, mga nakapark dyan. Tapos, nandito yung ibang nakapark. Kasi kanina, madami kami pero yung iba nag-uwian na rin. So, ayan. So, dito sa Sir Caparola Beach Resort, dito sa Lapu, Batangas kami pumunta. So, di namin dumaan ng Monte Maria kanina. Mamaya, papalipan natin yung kalapate. Okay guys, good afternoon. This is Joaquin Rider. Okay, ngayon ito ang aking CB. So, pauwi na kami. Babalik na kami ulit ng Manila, pero dadaan muna kami sa ano, sa lighthouse. Samahan niyo ako muna pumunta ng lighthouse. Ingat sa atin, ride safe, Godspeed. Okay, so papagas muna kami. Okay, so tapos na magpagas ang ating mga kasama. Oh, let's go, let's go. Hindi na natin dadaanan yung dinaanan natin nung papunta tayo dito. So ito ang pagkakalam ko, ano to eh, way to ng Monte Maria. Dito. So dito sa way na dinadaanan natin na to is very familiar na tayo dito kasi ilang lagi kami nagpupunta dito sa Almalin Beach. Almalin Beach Resort is napakagandang resort yon. So dito sa Lobo, Batangas, marami kayong pagpipilian ng magagandang resort. Actually, isang ano lang naman yan, yung ganda ng dagat, linaw ng dagat, isa lang yan. Iba-ibang klaseng resort lang. So para sa akin yun ha, kasi since na ilan mo lang, ilang beses namin kasi binalik-balikan nyo kasi okay talaga siya eh. Maganda daanan dito guys. Pwede kayong tumabi na dyan, maligo na kayo, pwede yun. Magandang tubig talaga dito. Ito yung dagat dito. Yan. Malinis yan kung makikita nyo sa personal. Napakalinis na itong dagat. Ilalagay ko yung link sa description, yung drone shots ko kay Handy Vlog.
Oh, wala pa kasi ako YouTube channel doon, kaya yun yung gamit ko. Makita nyo kung gano'ng alinaw yan. So, ayan mga Team Bomba. May picture muna. Doc Wings. Ayan, si Doc Wings. Shout out. At si ma'am na naka Honda Rebel, ba? Astig. Hello sila ni sir. Ride body sila. Salamat Doc Wings sa mga advice mo para sa aming mga bagong motovlogger. Syempre para sa mga pioneer na sa pagmamotovlog, kailangan din natin ng ano, mag-a-advise sa atin. Okay, so papasok na kami ng Star Tollway. So dito muna kami sa Petron. Ba, may merenda muna. Ako maulap na. Guys, salamat sa inyong panonood sa aking vlog. Salamat sa pagtanghilik sa aking vlog. Like, subscribe, and share. At palike na rin and subscribe na YouTube channel ng aking girlfriend, Andy Vlog. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Keep safe sa atin. God bless always. And bye-bye. This is Makin Rider. Hanggang sa susunod na vlog ulit. Makin Rider out.